talinis kami ay hingi. Sa Diyos Ama namin awang minimithi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Tayang tinubungan, ipinagdarasal, at kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos, sa kagitasan at sa lupay kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buntong na anak, Panginoong Diyos, kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon.
Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Kaming sumasampalataya sa Diyos na totoo at tao ring totoo ang aming tagapagligtas ay pagindapatin mong makasalo sa kanyang pagka-Diyos sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, pinasabi ng Panginoon kay Akas, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, hindi po ako hihingi. Hindi ko susubuki ng Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki. At ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay suma sa amin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa damba na dalhin upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo, ang nais kong sundi, iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili. Pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan.
Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Kaya niya sinabi, narito ako upang sundin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsan paghandog ng kanyang sarili. At iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Purihin ng Poong Jesus, salita ng Amang Diyos, mula sa langit na kaloob, naging tao sa pagsagip sa sila ng sansinubog. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buwat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng Anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka! Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayaring ito, gayon ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam na lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan
at ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mampangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ng iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. Haba, no? Sa English, we celebrate today the solemnity of the Annunciation of the Lord. Ang kapistahang ito ay original talagang pinagdiriwang tuwing March 25, a Feast of the Annunciation. Pero sa taong ito, sa araw na ito, nilipat ang kapistahang ito dahil ang March 25 po ay nahulog sa Holy Week. At mas mataas po ang antas ng pagdiriwang ng mga mahal na araw, kaya ho nilipat po sa pinakamalapit na petsa na pwede. At ngayon po yun. Pero maganda rin pagninilay sa araw na ito kung paano si Maria naging unang deboto. Iniisip agad natin, si Maria ay unang deboto dahil ibinigay niya yung buhay niya. Ibinigay ang sarili. Hindi lamang siya tagasunod ng utos ng Diyos na ibinigay ang kanya sarili sa utos ng Diyos sa kanya, bukas sa salita ng Diyos, pero ibinigay din niya ang buhay niya. Ibinigay ang buhay niya, ang kinabukasan niya, para sa salita ng Diyos. At yan po ang magandang katangian na pwede nating makuha kay Maria. At pwede nating baunin sa ating pagdiriwang ng ating Eucharistia ngayon. Si Maria bilang unang deboto, ibinigay ang buhay para sa salita ng Diyos. At hindi ba ang taong sumusunod, ibinibigay ang sarili? Walang taong sumusunod na ang gusto niya may makuha para sa sarili. Hindi naman ganun ang tagasunod eh. Pag ganun ho ang iniisip ng isang tagasunod, may makuha para sa kanya, makalamang sa kapwa, hindi ho tagasunod yun. Ang tawag natin doon ay ano? Budolero. Iniisip yung sarili, sariling kapakanan, wala na siyang pakialam sa iba. Pero, kung ang tao ay deboto, ibinibigay niya ang sarili niya. Binibigay niya ang sarili niya sa utos ng Diyos. Ibinibigay niya ang sarili niya sa salita ng Diyos. Ibinibigay niya ang sarili niya sa Diyos mismo. Kaya magandang imbitasyon po ito sa atin bilang mga Kristiyano ngayon. Tulad ng ginawa ni Maria, ang sinabi niya, "Ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang wika mo." Ibinigay niya ang sarili niya. Nag-alay ng sarili. Kaya ho, maganda rin, hindi lang nakikinig at sumusunod, ang isang deboto din ay nag-aalay ng sarili niya. Hindi siya ang boss, hindi siya ang masusunod, hindi ipagpipilitan ang gusto. Makikita mo sa isang deboto ang kahandaang sumunod. Si Maria bilang isang deboto ng salita ng Diyos, nagmamahal sa Diyos, handang sumunod sa utos at bilin ng Diyos sa kanya. Marahil sa ating ebanghelyo, may konting pag-aalinlangan si Maria, kaya nga sa ebanghelyo natin, nung siya ay binati ng anghel, anong unang niyang naramdaman? Medyo naguluhan siya.
Inisip niyang mabuti, ano ba itong kapagklaseng pagbati na ito? Inisip niyang mabuti, siguro kakaisip ng mabuti, no? Nagdadalawang isip tayo. Minsan doon pumapasok yung mga doubts. Pero sa kabila nun, ang nanaig pa rin ay ang pagbibigay ng sarili niya sa salita ng Diyos. Maganda rin po sa atin sa pagdiriwang na ito at bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno at sa mga nagtutungo dito sa ating dambana, nais magsimba, nais masumpungan ang mukha ni Jesus. Tularan natin si Maria. Sundin ang halimbawa niya kung paano siya naging bukas sa salita ng Diyos. Inalay ang sarili, ibinigay ang sarili para sa Diyos. Handang sumunod, handang maglingkod, handang mag-alay. Sundin natin ang halimbawa ni Maria. Siya nagtuturo sa atin bilang ating modelo, bilang mga Kristiyano. The perfect model of Christians is Mary. Kung paano siya naging bukas, masunurin at mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid dahil sa tapat na pagsunod ng pinagpalang Birheng Maria, nagkatawang tao ang Diyos sa piling natin. Tinawag tayo ng misteryo ng pagkakatawang tao upang lumapit sa ating pagmamahal na Ama sa pamamagitan ng anak ng ating nanaging tao. Ang ating itugon, Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang simbahan naway makita bilang kumikilos na buhay na katawan ni Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga taong may mabubuting kalooban naway maunawaan na ang nakipag-isa si Kristo sa bawat tao nang siya ay nakipamuhay sa ating piling. Mananalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga siyentipiko at teknologo naway magsikap ng may dakilang layuning itaguyod ang dangal at kaligayahan ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga inang nagdadalang tao naway masayang tanggapin ang bagong buhay sa kanilang sinapupunan katulad ng pagtanggap ni Maria sa kanyang anak. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ang mga yumao naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw. Ama ng salitang nagkatawang tao, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan, ang balangkas ng aming pang-araw-araw na buhay na ginagawang banal ng iyong anak na aming kapatid sa pananampalataya na nabubuhay at nagahari magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, andog ng pagkabuhay. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, andog ng pagkabuhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, marapatin mong tanggapin ang paghahain ito ng iyong sambayanan upang ang kinikilalang pagsisimula ng pag-iral ninyo noon pa mang ang iyong anak ay magkatawan tao, ay siyang ikagalak sa pagdiriwang na ito. Ngayong dakilang kapistahan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y naging di naiiba sa amin noong lukuban ng Espiritu Santo ang mahal na birheng nananalig sa pagbabalita ng anghel. Siya'y dinala sa sinapupunan ng maibiging inang si Maria, kaya't natupad ang iyong pangako sa sambayanan mong unang hinirang at naganap ang higit pa sa inaasam ng lahat ng mga bansa ng sangkatauhan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, o sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan, o sana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo.
Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanaanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapahalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister, sumunod po tayo. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and blessed are you, blessed are you among women. Maria, Ave Maria, who is simple and fair in loving God, you're the woman Mary is your name. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and blessed are you, blessed are you amongst women. Maria, Ave Maria, Ave to eve of our redemption, Ave to the name of Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, and blessed are you, blessed are you amongst women. Maria, Ave Maria. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba.
sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay, ang pinananaligan naming Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan, ay sanawang mapaging dapat na kami sumapit sa kaligayahang walang maliw na buhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inibinduo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninunwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinunwalhati ka namin.